So, lagyan natin ng connection, lagyan natin ng speaker. Gamit natin laptop, power on ng test bulb. Power on speaker protection. Yun, alaga muna tayo ng sakin. Laptop ang amagal. Habang ilalaga natin yung saging, ano? So, lalagyan natin ang volume control nito para ma-test natin kung okay yung kanyang tunog, no? Sa kanyang medyo mataas na DCO, DC offset. So, lagyan natin siya ng volume. So, wala tayong available na mono, ano? So, stereo itong gagamitin natin. Siguro, pagsamahin lang natin itong mga to. So, mas maganda na gumamit ng ganito na yung shielded wire para hindi siya nagkakaroon ng humming. Ito yung mga shielded wire. Okay na natin doon sa may integrated amplifier. Ayan, ganito, no? Doon sa kapwa ko beginners, no? Naman gusto maglagay ng volume control. So, lagi nakaharap na pa ganyan, ano? Ito yung ground. Ito yung output sa gitna. At yun naman ang input sa pinakadulo. So, marami nag-chat sa atin tungkol sa pag-assemble ng amplifier. Gustong-gusto nilang matuto ng amplifier, no? So, marami na tayong medyo naturuan ng basic, no? Kasi nga, gustong-gusto talaga nilang matuto, no? Katulad ko rin dati, tanong ako ng tanong. Hanggang sa medyo natuto tayo talaga. Tumunta na muna pag pansamantala kakabit natin, ano? I-test lang natin yung kanyang sounds. So, pasensya na kayo sa mga manok, ha? Ang dami kasing manok dito, eh. Katabi namin yung sabungan. Hindi man ako nagsasabong, ano? Hindi rin ako nag-chichik, siyempre. Yan ang pinaka, ano natin, hindi tayo nag-chichik. At hindi rin, mas mahina mag-gumamit tayo ng mga shielded wire, ano? Para dun sa mga kapwa ko beginners, no? Yung ganitong klaseng shielded wire, no? So, kinuha ko lang ito sa mga integrated amplifier para hindi siya magkaroon ng humming, iwas humming din siya. So, shout out nga pala doon sa mga nagpapa-shout out, ano? Hindi na natin siguro iisa-isahin. Pero yung mga master natin, no? Kay Mr. Maestrado, so shout out po sa inyo. Kay Master Tony Tixon. At siyempre, kay Master Anton Liwanag, no? Yan, binigyan tayo ng PDF. Yan. Yung mga humingi po pala ng PDF nito, no? Ito naman, libre to online, no? Basta i-search nyo lang doon sa website ni Rukula, no? www.rukula.com. Pwede nyo ma-download ng libre ito, itong Senior Mono 500 na to. So, libre ito online. Pero yung mga gustong humingi po nito, so, i-chat nyo lang po ako, no? Isisend ko po sa inyo yung PDF. Ito, RCA muna ang gagamitin natin. So, i-check natin kung nasan yung ground dyan. So, itapat nyo lang doon sa may buzzer. So, hanapin natin yung kanyang continuity. Ito yung ground sa labas. So, ito yung ground niya, no? Ito. And then, ito yung input niya ng left and right. Ito yung ground niya. Yung tinest natin kanina yung continuity niya. At itong isang ground, ipapunta naman dun sa first pin na ang volume control. Titest natin yung sounds nito, no? So, yung pagtitest natin ito, yung gagamitin natin, no? So, capture lang siya sa mic, ano? Nakikabit na natin yung ground niya. And then, itong left and right. So, dito natin naman ihihinang, ano? Para mayroon tayong left and right. Sa pag-assemble talaga ng amplifier, no? Tsaga-tsaga lang talaga. Masyado rin siyang matagal, no? Tingnan nyo ito, volume control pa lang yung kinakabit natin. Matagal na rin talaga yung oras niya. So, shout out po dun sa nagpapa-shout, no? Hindi na po natin maisa-isa talaga. So, napakarami po nagpapa-shout out. Tapos nito, nakikabit na natin sa RCA, ano? Yung left and right niya, tsaka yung ground. So, punta naman tayo doon sa volume control, papunta dito sa amplifier. So, dito, no, left and right yung ating input. So, dito, pagsasamahin na natin yung left and right, no, pagsamahin ko na muna. And then, dito natin siya ihinang sa pangatlong pin sa input.
Ayan, ang hininang natin dito sa kanyang pangatlong pin input. Hindi, itong output naman, so bukod na wire naman, papunta dito sa amplifier. So malapit na maluto itong ating saging. So kunting hintay na lang, maluluto ito sa saging natin. So ito yung gagamitin nating wire ano, para dun sa kanyang output dito. Yung isa dito sa gitna, at yung isa gagawin nating ground. Itong gagawin nating ground, yung white, papunta dun ano. At itong red, dito sa kanyang output, papunta naman doon. Doon nga pala sa gustong mga umorder ng mga parts ng mga electronics, ano? So, pwede nyo pong puntaan si Drain Electronics, no? Sa Shopee, meron po yan. Drain Electronics. Yan po ako umorder sa kanya, tsaka kay Sir Rudel Stoke. Yan po ako umorder ng mga parts. So, ayan, no? Tapos na tayo, no? Ito yung ground. Ito yung input, ito yung output, ito yung output niya, ito, yung kulay red na yan, ang output niya, at ito yung ground natin. So yung output nito galing dito, dito naman sa input ng amplifier. Ito yung ating positive in, ito yung ground. Pansamantala, ito lang muna gamitin natin, no? Para mapatunog lang natin. Doon nga pala sa nagre-request ano kung paano daw ikabit yung input buffer sa amplifier. Siguro sa susunod sir no, gagawa natin ang video. So namatay yung ating DIY na ilaw ano, yung LED TV. So siguro sa susunod na video gagawa natin sir no, kung paano ikabit yung input buffer dito sa amplifier. Wala pa kasi tayong input buffer no. Dati mayroon tayong nabili. Kaso eh, hindi ginamit ko dun sa isang amplifier ko. So sound test na natin ano. So, lagyan natin ng connection, lagyan natin ng speaker, gamit natin laptop, no? Nagloko yung monitor ng aking computer. Ito, RCA natin, diretso sa laptop. Itong dulo ng RCA, dito at sa ating input. Yan. So, pasensya na talaga dun sa mga manok, ha? Sobrang iingay talaga ng mga manok. Ito yung ating speaker wire. At ito naman ang gagamitin nating speaker. Ito yung ating positive speaker, dito galing dito sa may relay, at ito yung negative. Ito yung positive. Ito naman yung negative. Lagyan natin ng electrical tape para masigurado baka sumayad. Safety first. Siyempre, gagamit tayo ng test bulb para sa kanyang initial power on. Plug in natin, test bulb. At ito naman yung sa speaker protection. Power on ang test bulb. Power on speaker protection. Yun, okay. Gamit tayo ng music na naka-loop. Play. Volume natin. So ayun ano, working naman yung ginawa natin no. Yung kanyang music, so naka-capture lang ng ating mic. Yun na lang ang tinatandaan ko, sabi ni Sir Tony Tixon. Kapag ang iyong amplifier ay walang, hindi siya garalgal sa mahinang volume, so okay naman siya no. Pero susukatin pa rin natin mamaya yung kanyang mga voltage no. So ayun no, ito yung part 2 ng ating ano, ginawang unang video no. So shout out po sa inyong lahat no. At doon sa mga hindi na po natin talaga maisa-isa dahil napakarami po talaga shout out. Pero siyempre hindi natin malilimutan yung ating mga master no, kay Master Maestrado at siyempre kay Master Tony Tixon no. Napakagaling po niyang mga ating mga technician na specialist talaga no. Maraming salamat. Sound test pa rin natin.
Medyo mahina lang yung sound sa atin, no? Kasi masyado pang maaga. Kita nyo, no? Tumitilaok pa yung manok. Kaya hindi natin makikita magbiblink yung ating signal indicator kasi medyo mahina lang yung sounds natin, no? Yung saging nga pala, no? Luto na. So meron na tayong almusal mamaya.